Tufa Gutierrez natalo sa kaso, nagbayad ng danyos sa dalawang kasambahay. Nanalo pala ang dalawang kasambahay na nagdemanda kay Rufa Gutierrez at kinakailangan niyang magbayad ng danyos sa utos ng korte. Matatanda ang noong buwan ng Hulyo taong 2022 ay pinalayas ng aktres ang dalawang kasambahay sa bahay niya sa Alabang na dalawang linggo palang naninilbihan sa dahilang nakaalitan nila ang mayordoma ng aktres na 18 years na sa kanyang nanunungkulan. Ang dalawang kasambahay ni Rufa ay galing pa ng Mindanao kaya hindi kaagad sila makauwi bukod pa sa wala umanong pamasahe kaya't sa labas ng gate ng subdivision sa Ayala, Alabang tumambay ang dalawa na nakita naman ang mga doon din nakatira. Ang mga nakakita sa mga dating kasambahay ay kaibigan ng dating commissioner ng Philippine Commission on Elections mula 2015 hanggang 2022 ng administrasyon ng namayapang Presidente Benigno Aquino na si Attorney Rowena Guanzon. Nag-tweet noon si Ms. Guanzon tungkol dito hanggang sa nagkasagutan na sila ng actress. Nangako naman ang abogado na tutulungan niya ang dalawang kasambahay ni Rufa. Nagsampa ng reklamo sa National Labor Relations Commission NLRC ang dalawang panig ng Setyembre taong 2022 para mag-ayos pero parehong tumanggi kaya natuloy na ito sa korte. At noong Setyembre taong 2022 rin lumabas na ang desisyon ng korte base sa binasang resolusyon ni OG Diaz. Walang apel ang natanggap ang korte mula sa kampo ni Rufa kaya't dinisisyunan ng bayaran niya ang dalawang kasambahay sa halagang 13,299.92 at unpaid wages prorated 13th month pay sa loob ng 10 araw pagkatanggap nito ng Notice of Finality of Decision mula sa Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan ay walang kwento pa si Rufa Gutierrez tungkol sa isyung ito.